Isang mapagpalang araw po. Araw po ay ng Sabado, June 4, 2020. Welcome to Hold the Line. Brother SPO2 Raldemones po, nais magbahagi ng mabuting balita. Ang gospel po ngayon sa araw nito ay tungkol sa parang pagkakanya-kanya o comparison. Sabi dito, kami po ay madalas nag-aayuno, gayon din ang mga pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Kami po ay laging nag-aayuno at ang mga pariseo na magagaling sa batas, bakit yung mga alagad mo ay hindi nag-aayuno? Tinanong ng mga nakukunwaring malinis o nakukunwaring mananampalataya si Kristo, bakit? Sinasabi niya, kami dito nagpa-fasting, bakit yung mga kasama mo hindi nagpa-fasting? Dito natin makikita na yung mga mananampalataya, madalas sila na nagkukumpara doon din sa ibang mananampalataya. At may dalawang epekto, kapatid, kapag nagkumpara ka. Una-una, pag supreme ka doon sa kinukumparahan mo, maaring tumaas ang ego mo. Sasabihin mo, ah, mahina to, makasalan to, sablay to, ah, walang pupuntahan to, mas magaling kami dyan. Pag gayon ang stand mo, kapatid, dahil nagkumpara ka, danger ka na ngayon. Ang lilikha sa iyo ay magiging mayabang ka o mapagmataas. Ang isa rin naman ng problema, pag kinumpara mo naman yung sarili mo doon sa mas mababa sa'yo o mas mataas sa'yo, ang mangyari naman doon, ikaw naman ngayon ang parang mararamdaman mo na parang wala kang silbi, mas magagaling sila, malo-low moral ka at mawawalan ka ng pag-asa. Siguro ang pinakasimpleng message ng Panginoon sa araw nito is bilang isang mananampalataya, huwag mong ikumpara yung sarili mo doon sa ibang mananampalataya, sapagkat imbis na makapag-concentrate ka sa panglingkod mo, makikita mo kung paano mo ikinukumpara ang sarili mo sa iba. And bago ko magtapos, ang sabi pa dito sa kapatid sa bandang dulo, ang sabi dito, sa halip, isalin ang bagong alak sa bagong sid ng balat, nang sa ganyan kapwa ito magtatagal. Isalin yung sa bago, at sa luma. Ibig sabihin, kapatid, kung diyan ka inilagay ng Diyos sa pagkanta, diyan yung talent mo at inilalign ka ng Diyos, dun ka, magpalakas ka dun. At kung ang style naman ng pagpapahayag mo or pananampalataya mo ay old style ng prayer, dun ka. Bakit? Sapagkat sa ganung bagay, mas makikitang kapakinabang ka. Sa araw na ito, ang ipapipray natin, nawa, linisin ng Diyos ang ating puso, na huwag tayong magkumpara. At kung nagkukumpara tayo sa araw na ito, nawa, sabihin sa atin ng Panginoon, huwag kang tumingin sa tao, kung hindi tumingin ka mismo kay Kristo. Let us pray sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Holy Spirit. Amen. Panginoon, thank you Lord for this opportunity doon sa paalala mo na huwag kami magkumpara sa ibang tao na wala pala itong ibubunga. Bagkos, nakita namin na ikaw lang dapat pala ang pinupukusan namin, na dapat ang faith namin ay nakakonsentrate sa iyo, na makita ka namin at hindi ang aming kapwa. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at samahan upang nasa ganun patuloy kami makapaglingkod sa iyo. Isang Diyos na totoo, isang Diyos na buhay. Nawa, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa iyong kawan, na patuloy kami makaakit ng mga ibang tao na hindi pa lumalapit sa iyo. Ito pong sabat na langin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Amen. God bless us all. Mula po sa Makati City Police Station at sa bandila po ng pinag-isang puso Catholic Charismatic, nagsabi sa inyo, just hold the line, pangawakan natin ang salita ng Diyos. God bless.